Pero ito nga guys, mag-checkahan muna tayo sa Soyu na nga Mars. Soyu na nga. Kung saan isi-share namin ang mga latest chika na nababasa natin sa social media. Ay, naku, oh, ha? Chismis yes, yan, ha? Oh, ha? Kaya doon nga, Soyu na nga Mars, number one. Alam nyo bang may isang sikat na actress na bawal lumabas noon, pero nakakalabas na ngayon ang nag-share ng kanyang saloobin sa isang sikat na bahay na dati niyang tinutuluyan na sa ngayon ay nababalot ng misteryo dahil sa pagbabagong magaganap dito. Ano yun? Parang familiar ako dyan, ha? Yung bawal lumabas? Kasi parang nadaanan ko yan dito, bandang Mother Ignacia, parang nire-renovate nga yung bahay. Parang gano'n, may cover. Balita ko yung bahay na yan, ang dami na daw talagang tumuloy dyan na bahay. Ang daming nag-away dyan. Oo, nabalitaan ko yan. Ang daming nag-uulap din dyan. Daming nagbago ang buhay dyan. Yes. Tsaka tumira ka din doon, di ba, dati, Kuya Nico? Nakitira ako nung pangapanaw talaga na wala akong patuluyan. Nakitira ako dyan. Oh. Grabe. Grabe. Nakikita ko din yung mga posts. Ang daming nagpo-post about that. Naku, ano kaya yung chika doon? Yes. Nakapaman natin kung sino-sino nga ba ang makikitira uli sa bahay na yan, ano? Yes, yes. At ano-ano yung mga pagbabago? Nako, kailangan natin abangan yan. Oh, ano nga ba pagbabago? Kasi syempre, nandito tayo sa pandemic na era. Wow, era. So ano nga ba? New normal. Sunod natin. So yun na nga, Mars number 2. Ha? Ito, may isa na namang showbiz couple ang umaming naghiwalay at ayon kay girl na ang dahilan ng kanilang breakup ay hindi suportado ni boy. Ang boy, ha? Hindi si Tito Boy. Yung boy. Ay, yung boy. Yung boy. Boy ito, okay. Ibang boy. Clear lang, ang clear lang. Ang pagpapasexy niya sa pelikula. Oh. Kung baka gets nyo, yung lalaki, hindi siya pabor sa pagpapasexy ng babae. Kaya sila naghiwalay. Kaya ang tanong ko sa inyo, kayo ba, agree ba kayo sa decision ni girl na piliin ang career over love life? Naku, matagal lang mga problema. Hindi lang sa pag-aartista yung mga ganyang career over love life. Yes. Kahit yung mga long distance relationship, kung pasok yan dyan. Pero dito tayo sa ano, sa pagpapasexy niya. O, kunya ito, umpisa natin sa mga kababaihan. Sila Janine, Alicia. Tingin nyo. Ano yun? Ako, feeling ko, alam naman kung strong talaga yung foundation ng relationship, kung andun yung trust. Tapos alam naman ever since na ganun yung career or yung path niya. Yes. Siyempre, if love talaga yan, dapat support, isusupport mo yung career niya. Yes. Dapat you shouldn't let anyone choose, boy man yan or ang girl, dapat walang pagpipilian na boy, I will choose you over career, o diba? Hindi, ang nangyari kasi parang yung lalaki, siguro baka siya ang pinapili na hindi ko kaya ang pagpapasexy mo, itigil mo yan o itutuloy mo yan pero mawawala ako. Baka kasi ganun yan Yun na nga, diba? Ay, okay lang na hinayaan mo ako mamili. Ganun kasi ang nangyari dyan Kasi so, hindi ko pa mo rin lalaki. Ano, baka nagsiselos, diba? Yun nga, yun naman talaga ang reason yan. Pagsiselos or ayaw mo makita ka ng mga tao na, di ba alam mo na may mga ibang lalaki na conservative. Ayaw kang normal makita. Yun. Ano lang yun? Parang yun lang yung nagsasabi na parang hindi talaga sila meant to be kasi hindi sila nagkaka-understand sa isa't isa. So, okay lang. Kasi ako may project dapat ako, 2 hours movie to. 1 and 30 minutes dito, puro bed scene. Tinanggihan ko At hindi pa yung aking wife. Asawa. 1 hour and 30 minutes bed scene lang yun. Grabe. Grabe, tagal. Grabe naman yung movie na yun. Pero kung totoo man yan, Kuya Nico. Kaya diba, parang you chose, parang ano yan? Hindi ko alam kung ano yung point ko. Basta, yun yung nagsasabi na meant to be kayo. Kasi you chose her talaga. Pero ito sila, itong naghiwalay, hindi siguro talaga sila meant to be kasi hindi nila naiintindihan ng isa't isa. Yeah. Hindi sila nag-guide. Ito, next tayo. Okay, so yun na nga, Mars. May feel ang basketball player daw na confirm na maglalaro sa isang liga sa ibang bansa. Matapos itong tumaging mag-renew ng contract sa kanyang mother team sa ligang pinaglalaroan niya noon. Ayon sa chika, ay mas maganda raw ang offer sa ibang bansa kumpara sa offer dito sa Pilipinas. Eto yung tanong, agree ba kayo sa decision ni player na maglaro sa ibang bansa?
Ay, sino ba tayo para hindi umagree? Oo nga. Diba? Una-una, hindi naman tayo nanay at tatay niya. Yung nanay at tatay nga ang lagi sinasabi, anak, kung saan ka masaya. Di ba? At wala ko nakikitang mali sa ginawa niya. O, kahit sabihin pa ng mga tao na, ay, mukhang pera, doon naglaro kasi ano. Eh, ito yung bread and butter nitong ano, player. Mm. Ito yung pinaka, kaya siya naglalaro, bukod sa passion, trabaho niya to. Hindi lang sa pagbabasketball, even naman sa mga tao na may trabaho. For example, sa gantong company, inoferan ka sa kabila, hindi porket umalis ka na doon, eh, galit ka na dito sa pinagtatrabaho. Yeah. Totoo. Mm-hmm. Nakikita mo lang na mas mag-grow ako doon, mas may future ako doon. Mm-hmm. Di ba? Even sa ating mga artista na pag lumipat sa ibang stasyon, hindi naman ibig sabihin na lumipat ka, galit ka na dito sa dati mong stasyon. Hindi mm-hmm. po ganun yun. Or di naman ibig sabihin wala kang utang natin. Na loob. Di ba? Di ba parang kailangan ko lang putong diskarte. Oo, di ba? Ganun lang. Wala at akong nakikitang masama. Ba't kayo ba dumating na sa point na namili kayo ng work? May iniwan ba kayong bagay? Kasi alam nyo mas makapabuti kayo doon. Mm. Ako madalas, lalo na nag-abroad ako eh. Maganda naman din opportunity ko doon. Pero mahal ko kasi itong pangarap ko na to na makapasok na sa showbiz. So, tinuloy ko pa rin. Kung saan tayo magiging masaya, guys. Yeah. Oh. Eh, paano kung may jowa ka, tapos merong jowa, may babaeng mas mayaman, lilipat ka ba doon? Bakit nag-isip-isip ba? Hindi. Sasagutin niya talaga, eh, no? Depende sa offer. Eh, biro lang, hindi. Hoy! Hindi, hindi ka. Depende. Pero alam mo, dito rin pumapasok kasi minsan, ano? Minsan naman, yung lilipatan mong work, hindi ka masaya doon. Pero kaya ka lilipat doon dahil sa pera, dahil triple. So kayo, ang tanong ko sa inyo, ano ba yung mga kondisyon nyo para lumipat kayo? Ano yung nananaig sa inyo? For example, ito sa pagbabasketball, kunyari, ito. Doon, malaki kita niya. Pero nandito sa Pilipinas yung mga kaibigan niya. Pamilya dito masaya siya. Pero doon, malungkot siya, pero triple yung sweldo niya. So para kayo, ano yung tinitignan nyo sa paglipat nyo? Ano yung priority? Ayoko siguro yung malungkot. Ang hirap, di ba? Right. Ako kasi, depende siguro sa estado ng buhay mo yan. Oo. Ikaw, lalo sa mga nag-uumpisa pa lang, no? Hindi lang naman sa pagbabasketball nga. Yung nag-uumpisa ka pa lang sa buhay, yung wala ka pang karapatang tumanggi, sacrifice. At na-offeran ka ng mga tripling sweldo, minsan talaga igagrab mo yan kahit toxic yung mga katrabaho mo. Kasi, alam mo natin, aminin na natin na hindi priority ang pera, pero yan yung nagpapagulo eh. Diba, tapos hindi lahat may privilege. Hindi lahat na may privilege na magsasabi, dito na lang ako kasi dito ako masaya. Not everyone. Yung iba walang choice. Kaya ang swerte mo, kapag nakahanap ka ng work na triple yung sweldo, masaya ka pa. Masaya ka pa. Tawag doon jackpot. Ikaw na ang favorite ni Lord. Pero sabi nga nila, hindi naman lahat nasusukat ng pera. Minsan, kahit malaking sweldo dyan, pero toxic, hindi mo tatanggapin yan eh. Ayoko, may sweldo nga ako. Mababaliw naman ako sa workmates ko. So balance ang buhay, depende po sa inyo yan kung ano yung pipiliin nyo. Ikaw lang yung mga kasagot dyan. Tama yan. Yes. It's showtime! Pamilya, buong angkan.